lang magpadala. Ayan o. From Beth Ugoy. Ayan. Yan po yung kay Ma'am Beth. Patungkol po ito dun sa package, ha? Para matapos na po tayo at magkaroon na ng katahimikyo. Marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta at patuloy na nagtitiwala po sa amin sa kabila ng mga pinagdadaanan nating mga issue at sa mga ibinabato ng iba sa amin. At nagpapasalamat din po ako dahil alam nyo yung nung 2020 na nag-start ako mag-charity vlog, mayroon akong isang sponsor na simula nun hanggang ngayon ay hindi niya kami iniwanan, no? Wala pa yung ibang sponsor natin, siya yung kauna-una na nandiyan din, di ba? Na tinawag ko siyang mama. Si Mama Maria Early. At alam nyo, pumunta pa siya dito sa Davao at pinuntahan niya kami mismo. Hello po. Marami pong salamat, Mama Maria Early, taga Australia ito. Nag-dinner kami kagabi. Maraming salamat po. And kay Tito, thank you so much. And hanggang ngayon, hindi niya po kami pinabayaan. Hindi kami iniwan. Parang sinatita Pibilab. At ang napakarami pa natin, thousands of sponsors na dumating sa PB Team. Maraming pong salamat sa inyo. Napakarami nila. Yung kay Ma'am Beth, mayroon kasi akong nabasa, no? Kaya nakapagbabago ng aming desisyon. Ito, babasahin ko lang po, no? So again, wala na akong galit, wala akong hate kay Ma'am Beth. Pero gusto ko lang din na, kaya ito yung nakapagpabago ng aming isip. Dahil doon sa sinabi niya doon sa comment. Kahit sunugin niyo ang ibinigay ko at itapon pa, wala na akong pakialam. Tama na alam ko na mga ugali niyo. Marami yan dito imported pa. Although, hindi ko alam, pinapatamaan niyo po yung ating mga nagko-comment, pero kami po yung tumanggap ng package. At yung sinabi niyo po na sunugin, ibang usapan po yun. Diba? Although sa inyo po yung package, sa inyo yan, pangit pa rin pong pakinggan na galing sa inyo, sasabihin niyo po na sunugin. So kaya nakapag-decision po kami ng team, nag-usap-usap kami, hindi namin kayang sunugin ito. So ang naging decision po namin ay ibabalik po ito kay Ma'am. Nag-message na po ako sa kanya at kung hindi niya pa po yun na nababasa, nasabi ko doon, ibabalik na lang natin ito sa kanila sa kamag-anak niya dito sa Pilipinas na baka higit na kailangan. No? Kasi po, sana maintindihan nyo rin at maintindihan ni Ma'am Beth na mabigat na po ito sa amin kung ipamimigay namin na may ganong feeling na sana or sunugin na lang. So, magaana sana sa amin eh, na, dahil alam kong gustong makatulong ni Ma'am Beth para ipamigay po natin ito. Kaya lang, sa part namin, ang hirap naman pong magtrabaho na ipamimigay namin ito, mayroon kaming bigat na iniisip dahil sa package. Gusto ko po, gusto ng team, na pag-usapan din namin na kapag ibinigay namin ito sa tutulungan, magaan sa loob, masaya ka. Yun po yung importante. Pero paano po kami magiging masaya kung ganito po yung nabasa ulit namin? Naintindihan kita, Ma'am Beth, sa iyong nararamdaman. Pero gusto ko lang sanang matapos na yung issue na to at iparating sa iyo, Ma'am, na again, wala kaming personal na galit. Walang kasalanan ang package po. Nagkaroon tayo ng misunderstanding, pero sana hindi na nag-ugat doon sa yung nasabi nyo, doon sa live nyo po yung unang live. Then, nag-live po ulit kayo kagabi at maraming nasasaktan ulit. Karapatan nyo po yung mag-live. So, sana maintindihan mo rin, Ma'am Beth, na sa part namin, mahirap yung aming ginagawa. No? And naintindihan ko na pinaghirapan nyo po ito, lahat ng nagbibigay na sponsor, talagang pinaglalaanan po nila yan ng pansin. Pinaglaihirapan, pinagkakagastusan. So, para hindi naman po masayang, tulad ng sinabi nyo po, na sunugin, ibalik namin ito sa inyo. Ngayon, kung hindi nyo po ito tanggapin, halimbawa, hindi nyo po ito tinanggap, no? At sabihin nyo po sa amin na bahala na kayo, nakikiusap kami sa iyo, Ma'am, mas kailangan po ito ng mga kamag-anak nyo, dahil nasabi nyo naman po, marami din kayong kamag-anak na nangailangan at natutulungan, ibigay po natin sa kanila at huwag sunugin. Sayang, no? Kaya lang sa part talaga namin, hindi namin kaya ng makipagplastikan. Opo, totoo.
Ako, totoo po akong tao. Ayaw kong makipagplastikan. Ayaw kong sabihin sa loob ko na ito ibibigay ko pero hindi daman ng aking damdamin. No? Gusto ko pag tumulong kami, yung nasa sa loob namin, love. No po, yung mararamdaman mo. Kaya lang ang bigat na po eh. So, kaya nakikiusap ako sa iyo, Ma'am Beth. I know. Mapapanood mo po itong live. Pakiusap ko lang, Ma'am. Sana matanggap mo po ito. Ibalik natin sa iyo. Hindi naman natin pwedeng ibalik na to sa US. Doon sa mga kamag-anak mo na lang po dito, may mga kamag-anak po kayo na pwede nating wala namang problema. Papakita ko sa inyo, Day, ang inventory natin. Ayan. Okay. Papakita natin ang inventory at ipapakita ko rin sa iyo, Ma'am, ito, yung listahan mo, yung inventory mo, plus nandito yung mga package. Ayan. Papakita rin namin sa inyo ito. May pick up mamaya. Inaantay lang namin kung makapag-reply si Ma'am Beth. Papadala namin ito through GNT. Then meron din po kaming mga solar na ipapadala. Isasama namin ito para ma-pick up. Kami na po ang bahala sa gagastusin. Gusto ko lang pong maging magaan din na maibigay ito sa inyo para wala na po tayong maging problema. Kasi yung team, ang gusto lang po namin makapagbigay ng share, love, peace and hope. Ang gusto lang namin, kapag aahad kami ng bundok, tuloy-tuloy ang pagtulong, yung mga pakis na ibibigay namin. Walang labis, walang kulang. Hindi na kami nag-iisip ng mga negative. Alam ko na apektuhan din ng team. Kahit hanggang kagabi, nag-iisip kami na bakit ganun, no? Sa tagal nating namimigay, normal na mararamdaman po namin, at kahit sino po sa inyo ganun, normal na mararamdaman nyo na tagal na naming namimigay ng package, ngayon ito nangyari. Po, na napagdudahan tayo, pero napatunayan naman natin na ang kanilang ang package ni Ma'am ay buo, intact lahat. Bagaman nasira yung package niya dahil sa nag-moist na yung mga lotion niya doon at dahil nag-moist ng ibang package dahil natambakan. But intact pa din. Ayan, pakita ko po sa inyo na ang lahat ng package na nandito dito. Ayan. Yan po yung kay Ma'am Beth, no? Ayan. At para sa ikagagaan din po ninyo, alam ko, daming request, message doon sa amin, ibalik ang bagahe. Noong una, hindi namin susundin yun dahil sabi ko nga na paghirapan to ni Ma'am Beth, ibigay natin lahat. So, kumbaga, nasa puso niya talaga yung pagtulong. Marami na rin siyang natulungan. First time niyang tumulong sa atin, bagamat nagkaroon ng issue. First time niyang tumulong sa atin, bagamat nagkaroon ng issue. Ibigay pa rin natin. Kaya lang, dahil dun sa nabasa ko na yun, nabasa ng team, and para matapos na lang, ibabalik na lang po namin ito. Ayan. And yung decision namin ay sana maintindihan din ni Ma'am Beth. And I know, naintindihan po rin namin siya sa kanyang magpakiramdam bilang isang sponsor. Again, wala naman kaming ibang intention dito. Wala kaming niloloko, wala kaming ninanakaw, hindi kami magnanakaw, at lalong hindi po kami, no, gagawa ng masama para ikasisira ng bawat isa sa amin. From the start, wala kaming issue. Auntie, masaya yan. Masaya lang kami. At hindi kami nagkakagulo. No? Ginagawa namin ang paraan lahat. Maging maayos lang. Kaya, again, kay Ma'am Beth, pasensya na po kayo. Humingi kami ng pasensya. At nire-respeto po namin yung nasabi ninyo. Dahil pakiramdam nyo po yun bilang isang sponsor. Natural, maghahanap po kayo. And sa part ni namin, explain din po namin kung bakit. At nagkausap naman po tayo. Ang importante po dito, nandito lahat ng package nyo. Hindi po kami nagkamali, wala kaming kinuha. At maibalik po ito sa inyo na kung ano yung nandun sa inventory nyo, yun din po ang babalik dun sa kamag-anak na gusto nyo pong mapagpikyan. Ano po? Para matapos na po lahat. Ano po? Para sa kanila yan eh. Lahat ng yan ay para dun. Kaya wala po kaming kinukuha. Magkaroon na tayo ng peace of mind. Ayan, lahat. And again, thank you sa lahat na nagmamahal sa team. Marami pong salamat. So mga bagong nanonood na pagdesisyonan po ng team, na ito po ay ibalik na lang namin sa kamag-anak ni Ma'am Beth. Antay ko lang po yung kanyang kasagutan na maibalik ito sa kanila, sa kamag-anak, kung kanina. Tatapos tayo nito at pagkatapos nito, move on na tayo. Ano po?
Yan, kalimutan na natin yung nangyaring ito. Yung mga package na ito, maipamimigay niyo sa mga kamag-anak ni Ma'am Beth. Yun lang naman. Yung tuwalyang itim, nandyan. Yung black, yung nakaibabaw. Yun yung ibabaw natin. Para maayos na mailagay. Ayan. So, again, thank you sa lahat po ng nagmahal sa amin, sa nagmamahal, sa patuloy na nagtitiwala po sa amin. Marami pong salamat. Oo, sa kanya yan. Isama mo naman sa ibabaw. Ito yung shampoo. Yung deodorant, pakita nyo? Sa box. Isang box? Okay. Ito yung mga bag po. Ayan, nakasama sa isosoli natin. Ayan. Pink. Ayan, sayang naman kung susunugin. Huwag naman po. Papapakinabangan pa yan ng mga kamag-anak niya doon. At kung sino man po yung gusto niyang pagpadalhan, walang problema. Sabihin lang sa amin para maayano natin. Ayan po lahat na po. Ayan. Ayan na po yung mga ano. School bag dito, kung makabili ka ba ng $20? Walang $20, ha? Honest lang. Sa ngayon, panahon, backpack, bumili ka ng school supplies dito. Wala. Walang backpack dito na pang bata dito na tag $20. Yun na lang, 16 yun na piraso. Kasama din to dyan. At yung tuwalya, yan yung pinaka-cover niya dun sa ibabaw. Ayan, lagay natin. Sure, wala tayong nalimutan? Okay. Yung papel, yung inventory, ilagay mo sa ibabaw. Ipit mo dyan sa tuwalya. Dyan sa, hindi, dito. Dito, yan. Okay. Ayan. So, nilalay po namin itong mga kababayan para at least makita po nyo. At, maano, ayan. Iti-tape natin yan kasi iti-check pa yan ulit. Kung wala talaga nalimutan ba? Sure na? Ayan. So, iti-tape yan. Papalitan po natin yung tape kasi ibabalot ulit yan sa GNT. Oo. So, ayan. Antayin ko lang yung message ni Ma'am Beth para mo pa maipak na yan. Yung nung araw na yun na talagang nailabas ko yung ano ko, nasaktan ako. Pero pinag-pray ko, sabi ko bukas sana wala na to. Wala na yung nararamdamang yun. Wala naman na po. Kasi ito, nakapag-decide na kami kaya mag-aana sa pakiramdam po namin.